Filipino ika-anim na baitang. Paggamit ng pang-abay. Mga layunin. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang mapipili ang wastong pang-abay at ang salitang inilalarawan nito para mabuo ang diwa ng pangungusap. Masusuri at matutukoy kung ano ang tinuturingan ng pang-abay sa pangungusap. Panoorin ang pag-uusap ng mga magkukumare. Nabalitaan niyo na ba ang nangyari kay Maring Betty? Oo, Maring Noemi, talagang swerte ang taon na ito sa kanya. Mahusay kasi siyang dumiskarte sa buhay, kaya napagtagumpayan niya na maaprubahan ang kanyang visa papuntang Inglaterra. Tama kayo riyan, mga kumare. Totoong mahusay dumiskarte si Kumareng Betty. Ipagdasal na lamang natin siya at ang kanyang pamilya na maging maayos ang magiging buhay nila sa ibang bansa. O sige, mauna na ako sa inyo, mga kumare, at ako'y may gagawin pa. Balikan natin ang pag-uusap ng mga magkukumare. Ano ang tinuturingan ng talaga sa dialogo ni LV? Ano ang tinuturingan ng salitang mahusay sa pangungusap ni Frida? Ano ang tinuturingan ng totoo sa dialogo ni Noemi? Ang salitang talaga ay nagbibigay turing sa pang-uring swerte. Ang salitang mahusay naman ay nagbibigay turing o naglalarawan sa pandiwang dumiskarte. Ang salitang totoo naman ay nagbibigay turing o naglalarawan sa kapwa pang-abay na mahusay. Pang-abay. Ito ay salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Nagbibigay turing sa pandiwa. Halimbawa, mahalagang tumulong sa mga taong nangangailangan. Sa pangungusap, ang pang-abay ay ang salitang mahalaga at ang salitang tinuturingan o inilalarawan ay ang pandiwang tumulong. Nagbibigay turing sa pang-uri. Halimbawa, tunay na kalunos-lunos ang kalagayan ng mga bata sa lansangan. Sa pangungusap na ito, ang pang-abay ng ginamit sa pangungusap ay ang salitang tunay at ang salitang tinuturingan o inilalarawan ay ang pang-uring kalunos-lunos. Nagbibigay turing sa pang-abay. Halimbawa, hindi agad sinunod ni David ang utos ng ina. Sa pangungusap na ito, ang pang-abay na ginamit sa pangungusap ay ang salitang hindi at ang mga salitang tinuturingan o inilalarawan ay ang kapwa pang-abay na agad at pandiwang sinunod. Tukuyin kung pandiwa, pang-uri, o pang-abay ang tinuturingan ng salitang nakasalungguhit sa pangungusap. Totoong mahirap paniwalaan ang mga sinasabi niya. Pang-abay. Tunay na masayahin ang batang si Randy. Pang-uri. Matyagang nagturo ang guro sa kanyang mga estudyante. Pandiwa. Sobrang dami ng kanyang koleksyon na sapatos. Pang-uri. Sadyang mahalagang makiisa sa ipinapatupad ng gobyerno. Pang-abay.